And sa grocery? Hello guys! Welcome back to my YouTube channel, Dai Ed's Vlog. It's me again, Edna Gamaw, ang inyong tenderang rakitera ng Iloilo. Yes, ngayon guys, mayroon lang akong isi-share sa inyo about sa grocery. Kasi dumating ngayon ang delivery ko from grocery. At yun ay ginamit ko yung first na binigay nilang sa akin na ilista. Credit line ko is 10,000, 5,000 sa paninda at 5,000 naman sa inegosyo. Yun guys, kasi excited ako, ginamit ko siya kung talagang gagana na. So yan din try ko. Kaya ito dumating na siya. Ayan. Guys, hinuhul ko na, in-unbox ko na yung order ko sa in-order ko sa grocery na ginamitan ko ng ilista. Ito lahat to guys. O yan. O, tatlong century tuna na hot and spicy. Yan, Oreo guys. Ito naman, Max. At saka, may dalawa akong baygon katol. Ayan. May cowbell. Ayan. Ito siya guys. Mga 5-5 tuna. Ay, 5-5 sardines na red. May dalawang that smell. Tibnog. Ayan. Tapos mga noodles. Ayan guys. Mayroon akong pansit canton pala guys. Pansit canton. Tapos, food bar. Ayan. 555 sardines. May flex and oil din na century tuna. Ayan siya. Tatlo lang. Tatlo siya at ito. Ayan guys. Tapos, umorder din ako sa kanila ng tanduay. Ayan. Kalahati lang guys. Kalahati na long neck. Kalahati na tanduay senior dark. At saka kalahati din na tanduay light long. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ito din ang long neck na dog. Ayan siya guys. Tapos ito si minute kasi ano to sa akin dito guys. Fast moving. Mabilis maubos. Kaya palagi lang akong umorder nito. Bawat deliver dito sa akin. Meron ako. Ayan. Ito ang kumarin na ko ng kukupo. Ayan pa. At saka ito ang COFC. Anim lang to. Ito siya. Anin. And of course, may cheese ring na bed. Mr. Chip na maliit. Clover. So, ayan guys. Yan lang naman. Lahat. 4,000 plus. 4,000 plus. At saka, ayan, isang sakong bigas. Ayan. Wala na akong bigas na paninda dito sa store. Ayan. So, at dito na din ako umorder ng mga tanduay o half-half lang siya. O, pinagkasya ko lang kasi yung yung credit line. Kasi mayroon pa akong ibang item na in-order guys. So, ayan. Nakaabot ako ng ito. 4,996.55 guys.
Ayan guys, oh. Yan ang aking mga ang resibo. Ayan siya. So, ngayon, dahil ginamitan ko siya ng ilista, wala akong pinalabas ngayon na puhunan sa aking mga dumating na paninda. At ito ay babayaran ko sa susunod pang Monday. Diniliver nila ngayon, Wednesday, April 13. So, sa April 25 pa nila ako sisingilin, o, diba? Tapos, kasi Holy Week siguro, kaya na-extend. Kasi dapat, expected date ko sa purchase ko is 18. Kasi sabi nila, every Monday daw yung singilan nila sa, ano dito, sa, dito sa Iloilo. Yes. Balik tayo. So, 25. So, medyo matagal-tagal siya kasi 13 o tapos 25. Nakailang araw pa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, umabot ng 11 days pa. So, sigurado ako na mauubos pa to ang aking pinamili bago sila magsingil. So, ang gagawin ko guys, tip ko lang or isishare ko lang sa inyo na ito ang siguro ang mas maiging gawin, yung daily sales. Sa daily sales natin ay kukuha tayo ng para ilaan doon sa ating babayaran sa 25. Ayan. So, 11 days pa, sabi ko mag-ipon ako kasi iniisip ko na lang 5,000 o divided by 10 days. So, may 500 ako na daily, na iipunin daily, 500 pesos daily para maano ko, mabayaran ko yung bill ko sa kanila. So, okay naman. Pero kung hindi tulad nito na napa-extend lang naman to, alam ko kasi sabi 7 days lang naman daw yung ano ng singilan nila. So, kung 7 days sa 5,000 is 800 siguro yung iipunin ko. Pero ngayon tumagal siya, so 500 lang ang kukunin ko sa daily sales ko para itabi para sa kanila. So, ayan. Kasi guys, advantage to sa akin dahil medyo kulang pa ako sa puhunan kasi inahati-hati ko lang yung mga puhunan ko kasi mayroon pa akong mga RTW kaya inaano ko lang yung puhunan ko dito sa store, yung fast moving lang, yun lang talaga ang binibinta ko dito sa store ko. Hindi ako nagsa-stock dito ng hindi naman hinahanap ng mga customer ko kasi sa akin malapit lang naman kami sa bayan. Tapos yung mga tao dito sa subdivision namin is alam ko na nag-grocery yun sila ng bawat pagsahod nila, ganyan. Kasi konti pa kami dito na bahay-bahay sa loob ng subdivision. So, hindi pa masyado marami ang customer dito sa akin. O, kaya, pero okay lang naman ang ano naman ng ano ko, tindahan. At least mayroon akong mapagkalibangan pag wala akong mga racket-racket sa labas. So, ayan guys. Sa 5,000 nating na binigay ni grocery sa akin na puhunan, mayroon silang kukunin na mayroon additional na 3.5%. So, kung i-ano ko sa 5,000, kasi kunti na lang naman yung ano, ni round out ko na sa 5,000, is 175 pesos lang naman yung i-add ko doon. So, kunti lang naman. Tapos sa mayroon naman tayong tutubuin pa din. Mayroon tayong kikitain pa din sa ating sari-sari store kahit maggamit tayo ng ilista sa kanila. At sa inegosyo naman guys, ito naman yung ano nila kasi ang electric bill, pwede na akong magbaya dito. Good news yan guys sa akin. At saka pwede pa akong tumanggap kapag malaki-laki na yung ano ko. Inegosyo yung doon naman sa magbabayad ka ng bill. Like for example, ng electric bill, water bill, o yung magpapaload. Ngayon, nakagamit na ako sa kaya gintry ko, nakayos na yata ako ng mahigit 1,000 pa lang kasi mayroon din akong load pa before sa cellphone ko. So ngayon nung naubos na yun, hindi na ako nagpa-load doon sa bayan sa ano sa kaya ito na ang ginamit ko yung sa
sa ilista ko na inegosyo kaya kasi gusto ko i-try siya. Tapos sa end of the month mag-due naman ang ano, ang electric bill ko. I-try ko din 'yon na ibaya doon sa electric bill ko. Kaya tingnan ko lang kung okay siya, pwede na ako mag-start dito ng accept dito sa aking store ng mga ganyan o mga payment bill na ako dito ng mga like ganun din sa GCash. Kapag malaki na din, pwede na din ako mag-accept ng PN sa GCash. So, okay sa akin yung ganito na maghiram na sa kanila na gagamitin yung ilista na to. Laking tulong to sa akin. At sa mga kasari ko din na gusto ninyo mag-ano dito sa abil nito, ano lang naman guys, yung tuloy-tuloy lang ang order. Tapos, ang ginawa ko lang is tuloy-tuloy ako nag-order. Mga 8 orders na tuloy-tuloy week, every week nagpapa-deliver ako. So, binigyan nila ako ng ganun, ano, ganun kaagad na, ano, na ilista. So, okay naman siya. Yan guys, ang aking ma-share lang sa inyo. Kasi, kung malaking tulong sa atin guys kapag medyo kulang pa tayo sa puhunan, eh, siyempre, kung may kulang ka sa tindahan mo, tapos mo, wala kang iano. So, ayan, gamitin mo yung ilista sa grocery. Ayan, thank you grocery sa privilege na binigyan niyo sa akin. Pinagkatiwalaan niyo ako, kahit baguhan lang ako sa inyo. At least, ito, nag-trust ka agad kayo sa akin. So, ayan. Pag, ang ano pa dito guys, ang advantage pa dito, kapag good payer tayo, yung on date tayo magbayad, pag punta nilo dito sa due date natin, babayaran natin sila, madadagdagan pa daw yung credit line natin. Lalaki siya ng lalaki. So, depende naman yun sa atin, porkit malaki, uubusin mo. Siyempre, yung order na, yung gagamitin mo lang doon, yung kaya mo lang din na ibinta, para mayroon kang pambayad doon sa yung in order. So yun lang, huwag naman tayong order ng order kahit hindi na natin kaya, para hindi tayo makompromiso sa ating utang, para tuloy-tuloy lang yung pagtitiwala nila sa atin. Dito na lang tayo. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell at mag-iwan na lang ng comment sa baba kung nagustuhan ninyo ang aking video. Ayan lang guys. Bye-bye! Love, love, love! See you on my next video. Ingat lang tayo lagi guys. Or don't forget to pray. Magpasalamat sa ating kung may kapal sa lahat ng blessing na binibigay sa atin. Kaya, yan. God bless sa ating lahat.